Hi guys, for today's video gagawa tayo ng squash muffin. So syempre bumili ako nitong dragon seed. Ito yung buto ng kalabasa kasi ito yung gagawin kong pinaka toppings ng ating gagawing muffin. Ganito yung ginagawa ko pag gagamitin ko for toppings sa aking muffin. Syempre ginugunting natin isa-isa para mabalatan. Hindi naman natin kasi pwedeng kagatin syempre kasi nga gagawin natin tong toppings. Madali lang naman guntingin kasi malambot lang naman itong pinakabalat ng buto ng kalabasa. So actually, mabilis ko lang natapos to. No? Parang hindi ko nga namalayan, saglit lang nabalatan ko na lahat eh. Noong nabalatan ko siya guys, parang gusto ko na siyang kainin. Parang ayoko nang ilagay dun sa, ano, sa muffin. Parang, kasi ang sarap-sarap nga naman dahil ang dami-dami, ang sarap ng isubo. Ayan na, nabalatan ko na lahat. 20 pieces itong binili kong dragon seed. Pagkatapos kong balatan itong buto ng kalabasa, ito na, babalatan ko naman itong kalabasa. Actually guys, para to sa pakbit ko. Kaya lang nagkataon guys, wala akong nabiling ibang sahog na gulay. So bago pa masira itong kalabasa, naisipan ko na lang gawin ngang muffin. So ito guys, bali kinayod ko itong kalabasa. Alam nyo guys, mas magandang ilalagay nyo sa muffin yung ano, yung malabo na klase ng kalabasa o yung lagkita na kalabasa. Tsaka syempre yung ano, yung matamis na kalabasa. So ito na guys, mayroon akong 3 cups of cake flour. Lagay na natin itong 1 teaspoon of salt, 1 1/2 teaspoon baking soda, and 3 teaspoon baking powder. And then mix it well. So gagawin ko dito guys, sasalayan ko siya ng 3 beses to make it sure na wala ng buo-buo. At syempre, kung sakaling merong flour bags or yung maggots, no, para syempre masigurado nating malinis yung ating arena. At pagkatapos nito, ilalagay ko na tong 1 cup powdered milk, bird's 3, paka naman, no. Hindi kasi guys, ang ginagamit ko talagang powdered milk dito lagi sa bahay ay bird's 3 kasi nga masarap yung bird's 3, malinamnam, no, masarap talaga. So yan talaga yung brand namin dito sa bahay. So pagkatapos, meron ako ditong 2 eggs. So, gagawin ko lang naman ito ay bibit lang natin ito maigi. So, wires lang yung ginamit ko. Hindi ko na ginamitan ng hand mixer. So, pagkatapos dito guys, lalagyan ko ito ng 1 3/4 cup of sugar. Pero yung sugar, it depends on you guys kung gusto nyo ng nas matamis or nas bawasan yung sugar, no? Ito, pwede nyo i-adjust talaga yung tamis nito, no? At pagkatapos, ilalagay ko na itong 1 cup buttermilk. At syempre yung vanilla. Bago ko pa makalimutan, ilalagay ko na tong 1/2 cup vegetable oil. And then syempre mix it well, no? So ganyan lang kadali ang paggawa nitong squash muffin or kalabasa muffin. At ito na guys, ilalagay ko na tong kinudkod na kalabasa, no? So syempre hahaluin lang din natin ulit maigi yan. So guys, mas maganda talagang ilalagay nyo dito sa muffin nyo na kalabasa, yung malabo tsaka lagkitan. So, pipili rin kayo talaga ng maganda klase ng kalabasa kasi nakasalalay sa kalabasa nyo yung sarap ng muffin nyo. So ito na nga guys, itong muffin tray na isa, nilagyan ko ng ano, ng binirasyan ko ng butter kasi para hindi dumikit. Kasi ang plano ko, yung isa merong liner, then yung isa walang liner. So ito yung isang tray ko, bali lalagyan ko ng liner. So, eto na guys, no? So, nahalo na natin maigi yung ating wet ingredients. Tsaka na natin ngayon ilalagay itong dry ingredients, no? Siyempre, habang nilalagay na natin yung dry ingredients, unti-unti na natin hahaluin. So, hindi rin ako gumamit dito ng hand mixer. So, manu-manong halo lang para alalay lang yung paghahalo yung gagawin ko, guys. So mix it well pero do not overmix yon. Kasi syempre pag na-overmix yung muffin natin, ang mangyayari magiging dense, magiging siksik, magiging matigas, no? Yun yung magiging resulta niya. Kaya kailangan pag gagawa ka ng muffin, kailangan yung halo mo nito alalay lang. May kasamang pagmamahal, no? So ganun yung gagawin natin. Wag galit na galit, wag gigil na gigil maghalo, no? Yung saktong masigurado mo lang na nahalo lahat yung ingredients.
So pag nakita mong smooth na, okay na 'yon, no? Kasi hindi talaga 'to kailangan i-overmix kasi pangit 'yung magiging resulta ng ating muffin. So syempre guys, lalagyan ko 'to ng pumpkin seed, no? Pero depende sa inyo 'yan kung gaano karami 'yung ilalagay niyo. So hinati ko lang 'tong pumpkin seed ko na ilalagay kasi nga 'yung kahalate, ilalagay ko pang toppings. So ito na, magsasali na tayo dito sa tray. So syempre alalay lang guys yung pagsasali natin, wag naman ganong punuin, no? Lagyan pa rin natin ng konting space. Syempre ilalagay ko na tong buto ng kalabasa o yung dragon seed. Ito yung ating pinaka toppings. So na preheat ko na yung oven ko at ibibake ko to for 180 degrees Celsius for 18 to 20 minutes. So guys, ito na yung may liner, no? So, bali, nagawa natin dito sa ating recipe is 24 pieces. So ito guys, yung may liner, medyo dinamihan ko yung ano, yung butter na nilagay ko dito para mas matangkad tong may liner. So guys, dahil malapit na akong matapos, magti-thank you po muna ako sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po dun sa matiyagang nanonood sa aking channel. At syempre kung bago ka sa channel ko, please please like and subscribe po. So syempre guys, kailangan natin mag toothpick test para malaman natin kung luto na yung ating binake na muffin. So syempre guys, hayaan na lang muna natin lumamig to, no? Pati itong nandito sa may liner, no? Palalamigin muna natin. So excited na ako para matikman na natin itong ating ginawang squash muffin. So ito na nga guys, malamig na. At syempre, ipiprepare na natin, ilalagay na natin dito sa platter para ready to serve. So guys, itry nyo na to, promise masarap po talaga ito. Syempre at saka ano, very nutritious to kasi nga kalabasa, 'di ba? So ito na yung una kong ginawa guys, yung walang liner. So ito na nga guys, the first bite is mine. Syempre ako yung unang kakagat, ako yung unang titikim. So guys, promise masarap po talaga, masyadong malambot, malinamnam, masarap. Syempre para malaman nyo, i-try nyo na pong gawin. So there you have it guys, I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today at sana po abangan nyo pa po yung mga isusunod kong video na isi-share sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panood. Thank you for watching and God bless everyone. Bye bye.